Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Liobrera, aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Sa buong linggong ito, kaagapay, pag-uusapan natin kung ano ang mga maaaring hakbang ng Diyos sa tuwing tayo ay nakagagawa ng pagkukulang at kasalanan. Ang pamagat ng ating tatalakayin ay dakilang biyaya. In the Garden of Eden, dito nagsimula lahat. Lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos. At ang nakalulungkot, dito din nagsimula lahat ng mga pangit na bagay na ginawa ng tao. To make the long story short, tinukson ng serpent ang tao sa halamanan ng Eden. Inilagay niya sa isip ng tao na may magagawa siyang isang bagay na makapapantay sa wangis ng Diyos. Una, ang ginawa niya ay nilagay niya sa isip ni Adan at Eva na posibleng maging katulad sila ng Diyos. Subalit ang isang katotohanan na sila ay kawangis na ng Diyos. Lubhang dinaya sila at nilinlang sila ng kaaway sa tagpong ito. Halimbawa, as Filipino citizen, you don't need to do anything to be a Filipino. You are already a Filipino. Ang panlilinlang ay ganito. Kainin mo ang bungang ito at magiging katulad ka ng Diyos. At ito nga ang ginawa ng tao. At maaaring hanggang ngayon, ganyan pa rin ang tukso sa maraming tao. Gawin mo ito at magiging tanyag ka. Makikilala ka. Magiging sikat ka at matutuwa sa iyo ang Diyos. Kaagapay, ang Diyos ay matagal nang natutuwa sa atin. At dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ibinilang tayong mga anak ng Diyos, even if you did nothing. Why? It's all because of the finished work of Jesus. Ang relihiyon ay tungkol sa kung ano ang mga nagagawa natin sa Diyos. Kung ano ang magagawa mo. Subalit ang Ebanghelyo ng Panginoon ay tungkol sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa atin. Kaya karamihan sa mga tao ay ganito. Gawin mo ito, gawin mo yan, maging ganito ka, maging ganyan ka. Kapag di niya nagawa, manghihina at sisisihin na ang sarili. Sa tao, gumawa ka ng lahat ng kaya mong gawin so that you will please God. Kaagapay, madaling mapagod ang tao. Ang nakalulungkot, kapag nakaramdam ng pagod ang tao at nakagawa ng pagkukulang, ang hakbang na ginagawa niya ay huminto o lumayo katulad ng pangyayari kay Eva at Adan. Sapagkat yan ang nilagay ng kaaway sa isip nila. Gumawa ka ng hakbang na magpapasaya sa'yo. Gustong-gusto rin ng Diyos na may ginagawa tayong ikaluluwalhati niya. Subalit, hindi yon ang bottom line. The bottom line is, God did things for you. And Jesus said, it is finished. Balikan lang natin kaagapay ang kwento sa halamanan ng Eden sa aklat ng Genesis Kabanatang 1. Sa mga talatang 6 hanggang 13, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami." Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat
alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," sagot naman nito. Kaagapay, ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay yung dalawang katanungan na itinanong kay Eva at Adan. Subalit nabigo silang sagutin ang mga katanungan ito. Unang katanungan, saan ka naroroon? Sa halamanan ng Eden, noong nagkasala ang tao, ang kasalanan na ito ay ang pinakaunang kasalanan na nagawa ng sangkatauhan. Noong nagkasala ang tao, the creation was brand new. They were brand new human beings. Ito ang pinakaunang kasalanan na nagawa ng tao sa kanilang buhay. Nung kinain nila ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, alam ba ng Diyos na kinain nila ito? Because according to the Bible, when God is walking in the cool of the day, ibig sabihin, kasakasama nila ang Diyos. Mayroon silang matiwasay at maayos na relasyon sa Diyos. They have these intimate moments with God every day. And everything was cool. Walang problema. Maayos ang lahat. They have fellowship with God. Subalit sila ay nagtago at hindi na sumipot sa tagpuan nila ng Diyos noong sila ay kumain ng bungang iyon. Ang sabi ng banal na kasulatan, habang naglalakad ang Diyos sa halamanan, tinanong niya ang tao, "Saan ka naroroon?" Kaagapay, ito ang pinakaunang katanungan na narinig ng tao, "Saan ka naroroon?" Tama kaagapay, hindi lingid sa Diyos ang ginawang kasalanan ng tao. At dahil dito, sila ay lumayo at nagtago sa Diyos. Subalit sa kabila nito, ang Diyos pa mismo ang naghanap sa tao, "Saan ka naroroon?" Kaagapay, nais kong ipabatid sa iyo na ang Diyos ay hindi nagbabago noon hanggang ngayon. Sa tuwing tayo ay may kasalanan at pagkukulang, hindi niya magawang tayo ay itakwil at hindi lumalayo ang Diyos sa atin. Ang totoo, tayo ang lumalayo sa Diyos. Subalit tulad ni na Eva at Adan, hinahanap din tayo ng Diyos. "Anak, saan ka naroroon?" Na tila bagang sinasabi niya sa atin, "Balik ka lang, naghihintay ako." Magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras, 5 to 5:30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera.
pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.